Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip ngayong umagang ito ng Lunes kung ano po mga magaganda na pwede natin gawin ng mga pampaswerte. Ngayong umagang ito, positive lamang dahil ngayong araw na ito ay Monday palala. Bawal po ang magtuyo. Yan po, iulamin po natin ang tuyo. At yan po mga bossing ko ay kayo po ay huwag mag-iinitiman na damit at huwag rin puting-puti. Yung mga ganito, ito naman may mga bulak-bulaklak. Sumisimbolo po ito ng for love and for happiness. Ayan. Ngayon po mga bossing, kailangan po kung hindi naman emergency ang mga balita, huwag muna nating tatanggapin bukas na lamang kasi kumbaga maa-adapt nyo kung ano man ang mga negatibo na maaaring hindi naman pwedeng ipagbabukas na lang, yung hindi naman ura-urada. Dahil sinasabi nila na isang linggo ka na naman na may mga negatibong balita at ikaw ay magiging negatibo na naman ng buong isang linggo. Kaya hanggat kayang kontrolin ang toyo ay huwag munang magtotoyo mga bossing ha. Ngayon po positive lamang po tayo at gumawa tayo ng mga pampaswerte lalo-lalo na ang pangalis ng mga kamalasan, pagdaboy ng kamalasan upang sa ganun ay tuloy-tuloy na ang pasok sa atin ng swerte. Yung mga swerte na nagkakaroon pa ng balakid, yung ba tipo na meron na kayong usapan, halimbawa ikaw ay ahitin ng lupa, may usapan na kayo, magbabayaran na kayo bukas. Pero dahil nga po sa wala kayong mga pampaswerte, ay Diyos ko'y naudlot pa, yung ba tipo na biglang nag-text sa'yo ng gabi, or kaya mag-umaga na, umagang-umagi, magbibihis ka na, biglang sinabing cancel, ay Diyos ko, yun yung kumbagay swerte na, naudlot pa, para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, at wala nang udlot-udlot na yan, ay mainam na subukan nyo po itong gawin mga bossing ha. Kaya kung kayo pinaniniwala sa magatong mga pamamaraan, ay lubos-lubusin nyo na, mula sa inyo pong puso, ayuda ng mga salita ng mga magaganda, subukan nyo po ito. Kaya ang video ito, ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertihin. At nasa inyo po yan kung ano po ang gusto niyo. Basta masasabi ko lamang, huwag kayong gagawa ng pampaswerte kung may toyo kayo. Ngayong umagang ito, kontrolin ang toyo. Pero kung wala ka sa mood, huwag kang gagawa ng pampaswerte. Kung ikaw po may alinlangan, huwag kang bibili. Kasi hindi rin po ito tatalab dahil maaaring kayo po ay magkaroon din ng alinlangan ang swerte. Kaya kailangan yung talagang gustong-gusto mo. Ako nga po mga bossing, halimbawa, bibili po ako or kaya punta po ako doon sa supplier po namin. Ngayon po, kahit hindi mo ko i-assist, tinitignan ko ang paninda, kahit hindi mo ko assist, ay magugustuhan ko yan. Pero yung tipong i-assist mo ko, i-sell stock mo ko, at ayaw ko, ay hindi mo ko mapipilit. Ganun po ang style ko. Kaya may sasabihin ko, ay miss, halimbawa po may malapit sa akin sales lady, ay mama, ano po hanap niyo, ganyan-ganyan. Sasabihin ko, ay, huwag niyo na akong i-assist. Basta pag ako may nakita, tatawagin kita ha. Ganun na lang. Kasi kailangan yung gustong-gusto niyo po talaga. Hindi po yung tipo na nadali ka lang sa sales talk. Pagtapos, biglang pagkaano, ay, hindi pala maganto. Ay, hindi, ayoko nito. Huwag pong ganun. Kailangan yung talagang parang na love at first sight. Kaya nung unang kita mo pa lang sa pampaswerte, napapawaw ka na. Tapos unang panood mo pa lang, ay, gagawin ko to, gusto ko to. Ayan, dyan po yan. Sinyalis po yan ng ating kalooban. Kasi magmumula sa kalooban po yan yung parang napaibig kang ganyan. Yan po ay sinyalis ng inyong kalooban na dyan na kayo suswertihin. Maaaring ang pampaswerting ito, ang iniintay na lang ay kayo para kayo ay swertihin. Ngayon pa mga bossing, ano po ba yung akin binabanggit? Tayo po'y magtaboy ng malasa. Magpapausok po tayo mga bossing. Mula sa gate, papasok ng main door, papasok po yan, buksan ng bintana, buksan ng pintuan, buksan ng aparador, buksan ng tukador, buksan ng pintuan ng CR, pati ilalim ng inyong pong hagdanat at ilalim po ng inyong pong higaan. Ano po ba ito mga bossing? Maglaan po kayo ng uling, 20 pesos na uling lamang, magparikit ka ng apoy. Maglaan ka ng tuyo na dahon po ng lemongrass or ng tanglad. Yan lamang. Tapos, isang kutsara or tatlong kutsarang asin. Mm. Pero kung kakunti asin nyo, di isang kutsara na lamang, okay na po yan. Unti-unti nyo lang, tas pay. Kasi importante dito, usok. Kaya lang, kapag maraming asin, mas maraming usok.
Mabilis po natataboy ang malas. Mura lang po yung asin. Ang gagamitin nating asin ay hindi iodized, hindi yung mga Himalayan. Ang gagamitin nating asin, yung tigsa 10 piso lamang sa bangketa. Yung takal-takal na 10, 20, 50. Dahil hanggang sa ngayon, yun lang din ang ginagamit naming pampaswerte. Pero isang sako ang aming binibili dahil ito nga po ay ginagamit po namin sa mga pampaswerte. At nilalagyan to ng mga, sa mga ritual-ritual. Kailangan po kasi ito mga bossing. Ngayon po mga bossing, basta habang kayo nagpapausok, mula nga po sa gate, paulit-ulit nyo sinasabi ang lahat ng pangarap po ninyo, lahat ng mga magaganda. Sabihin nyo po na sabihin para ito'y magkatotoo mga bossing. Makapangyarihan ng ating pong bibig. Kung anong salitain po natin, yan po'y magaganap. Kaya na po mga bossing ko, kung kayo po ay negan tao, at lagi kayong sidaing, parang nagtatawag kayo ng kadaingan talaga, na mas titindi. Kung may problema ka, magpapatong-patong yan, dadami. Kaya kailangan mga bossing, kung marami kayong problema, ipagdasal nyo ito sa mahal na Panginoon. Diyan nyo i-release ng i-release yung mga problema po ninyo. At pagtapos na po kayong magdasal, basal itodo-todo nyo na, ang mahal na Panginoon ang numero unong makakatulong, gabay, liwanag na ating buhay tungo sa ating tagumpay. Pagtapos na magdasal, ayuda na mga salitain ay mga magaganda na. Kalimutan na ang pangit. Pag tayo magdadasal lamang yung mga problema natin sa mahal na Panginoon, pasasalamat, mga problema, i-release yung mga problema nyo. Ewan ko na lang kung di maumay ka, nakakadaing, kakasabi sa mahal na Panginoon hanggang mapansin nyo, gumaan na ang kalooban ninyo. Asya, lagi nyo nga pong tatandaan ang kasabihan po natin na kung anong kabigatan ng ating kalooban ay kabigatan ng daloy, ng swerte na ating buhay. Kaya kailangan pagaanin po natin yan para tuloy-tuloy ang pasok po sa atin ng swerte. Ayan. Ngayon po mga bossing, kung kayo po'y naniniwala, napakasimple, tanglad lamang or lemongrass at asin ang ating kailangan at uling, tayo po'y makapagtaboy na ng kamalasan at para kapitan tayo ng kaswertehan. Yun lang po mga bossing, salamat po.